hindi napapangiti pero may joy. Malalim yung feeling nun. Oo, Oo. tagos eh. Ha? Oo. DJ Jin, ha? Pwede ng pang-cheesy. Ha? Pwede ng pang-cheesy moments. Ha? Pwede. So, ang itarget po natin, ang Kapaskuhan na darating will bring joy and significance. Parang yung nakikinig sa atin, Joy Noida. Oh. Andyan sa ulo ko, matagalan natin yan. Nakita ko kanina. Ha? Joy Noidas, shout out. Ano po yun? Yung joy and significance, makabuluhan. Yun ang paggandaan natin. Hindi po yung, naku, ano bang re-regalo ko? Naku, saan ba ako kukuha ng pambili ng iPhone 14? Eh, yun ang ipapasalubong ko pag umuwi ako. Wow, pasalubong. Diba, nangangamba tayo sa pag-uwi. Kasi yung, saan natin kukunin yung ano, pambili? Sinikwento ni Tita Kerry. So, backtrack lang po kayo. Ano ang pinaka-naaalala niyong Kapaskuhan? Ano, ba at bakit? Dahil ba doon sa regalo? Baka hindi nyo na naaalala eh. Correct. Ano yung taon na this is the best Christmas? Isipin nyo po, dahil ba sa material na nakuha, sa magandang pasyalan na napuntahan, sa masarap na pagkain na na pinagsaluhan? Hmm. O, ano po yung mga pinaka natandaan natin? Unahin ko na yung pangit. Anong panahon Paskong 1993, yun yung namatay yung mga biyenan ko eh. O, walang kinalaman sa pera yun. Hindi, mayroon po yun. Di ba ang gastos? Hindi, napagandaan nila eh. Napagandaan nila kung sila papanaw sa buhay. Wala kaming mga naiwan. Wala kaming inalala noong 1993 na Kapaskuhan, pero very memorable sa amin. Dahil yun ang unang Kapaskuhan. Actually, Kapaskuhan, December 10, nung sila ay pumanaw. Sabay, yung biyanan ko. Wow. Kaya, Kuya Mike, wala akong problema sa biyanan eh. Wala na sila. Wala na kasi sila. The twist. So ano yan? Taka mo na, ang tanong ko sa iyo, ano ba yan? Happiness or joy? Joy and ano, joy to joy. Hindi happy na, uy, walang nangungulit sa akin. Hindi po. It's joy dahil sa maikling panahon, dahil kinasal po ko 1990, sa tatlong taon lang na binayayaan ako makasalamuha yung mga biyanan ko, okay. Napakaayos ng aming pakitungo sa isa't isa. Batang-bata ako, binigyan ako ng respeto. Biro nga, bata pa ako noon eh. Kasi kinasal ako 1990, parang 13 years old lang yata po ako noon. Kinasal ako. Hindi po. Pero binigyan po nila ako ng pagtanggap, maayos na pakikipagsalamuha, respeto. Yun yung talagang hinahanap. Tapos pumanaw. So, kung iisipin ko po yung mga memorable na Pasko, tatlo lang po siya. Yung walang kinalaman sa material na bagay o doon sa aming kainan. In fact, tanongin mo sarili nyo eh. Anong handa nyo nung 5 years ago, nung Pasko? Hindi na namin maalala. Pinagkaanohan natin yan eh. Maswerte diba, ka doon. Baka pare-pareho lang eh. Oo. Baka pare-pareho lang eh. Kasi di ba, ano special doon? Diba? So, ako, ang kadalasang memorable, yung merong masayang masaya, first time ako may apo, yun, memorable sa akin yung Pasko na yun. Either naluluha ka, nagagalit ka, merong Pasko na parang baka may pangyayari, alalang-alala mo yun. Merong Pasko na may joy dahil yung dati mong kaaway na kamag-anak, matagal mong hindi nakasama, hindi dahil nagpalitan kayo ng mamahaling regalo, dahil nagkasundo kayo, meron yung first time kayong magkakasama, yan ang mga significant pagkakataon that there is really joy. Yun ang pagandaan po natin. At pwedeng-pwede nating pagandaan. Kaya nga si Santa Claus may listahan eh. Naku, ito na naman yung listahan na yan. Ibang listahan na po ba yan? Na-update na po ba siya? Okay. Diba na, mas maganda ng listahan. Or revised. Mas maganda to. Followed na siya. Yung listahan dati, yung pamilya natin ang pinapagawa natin ng listahan. Di po ba? Kung naaalala ng mga loyal, yes. Matagal na natin, anong walang lista, walang padala. Thank you, I love you. Ito, ngayon kayo po gagawa ng listahan. Listahan ng inyong paggagastusan. Gawin niyo po ngayon. Umuwi man kayo o hindi. Aminin na muna natin,
hindi lang December, bare months, gastusan na po dito sa Pilipinas. Nagtataasan pa ng gastusin. Sulat nyo ano ang gagastusan nyo. Ngayong Kapaskuhan naman, regalo, pasyalan, kainan. Yan naman tatlo na yun, di ba? So, lagay nyo po, lista nyo, ano ang mga paggagastusan nyo? Ano, magkano, saan bibilin, paano bibilin? Ano yung paano bibilin? Online ba yan? Sa mall ba yan? Bibili nyo ba online? Ginamit nyo ba, magagamit nyo ba yung Prime Pay? Yung mga payment apps dito sa Pilipinas kung nandito credit kayo. Credit ba yan? Debit ba yan? Maglo-loan ka ba? Card, utang ba yan? Lagay nyo po. Walang tama o mali doon. Mm. Ang mali lang doon yung wala kayong listahan. Si gastos ka ng gastos, hindi nyo na nalaman. Ano? Correct, correct. Pagdating ng bill nyo, oh my gosh! Correct. Pinaka-importante pong sa sagutin na tanong doon sa listahan nyo, bakit nyo gagastosan? Bakit? Ngayon, yung sagot dun sa bakit, dapat papunta sa joy. Doon sa sinabi ko kanina, paano magbibigay ng tunay na ligaya, hindi lang saya, joy, at makabuluhan o significant yung paggagastosan nyo. Paano makakatulong yung paggagastosan nyo doon sa dalawang objective na yon? Magbigay ng tunay na ligaya at maging makabuluhan. Yun dapat yung sagot dun sa bakit, nakakadikit dun. Paunahin ko na ho, hindi po sa gamit, sa mahal ng lugar na pinagkainan ninyo ang magbibigay ng ligaya at noong makabuluhan na experience para sa pabili nyo. Gawin nyo lang po yung listahan yan kasi 99% of the time ang yung problema o naging problema ang Kapaskuhan sa larangan ng pera, 99% dahil wala pong listahan. Hindi po naging problemado yung Kapaskuhan kasi wala akong mautangan eh. Ayu. Hindi po yun yung problema. Naku, wala akong pera, hindi po yun ang problema. Ang problema po, walang listahan, maliit o malaki yung pera, burara na nawaldas, na gastos. Tapos, hindi pa nakamit yung objective na magkaroon ng tunay na ligaya at magkaroon ng makabuluhan na Kapaskuhan. That's true. So, paalala po, yung, kasi ang pinakamabigat dyan, yung regalo, pasalubong, sabi ni Tita Kerry. Tita Kerry, alam na alam niyo, lagi niyang favorite yan eh. Alam niyo ba ang ireregalo, ibabigay, ibabahagi natin? Hindi naman po lahat gamit eh. Correct. Na makakawakan. Correct. That's true. Natutunan ko lang po to, hindi po galing sa akin to. Sa Radyo Veritas, noon pa, laging nababanggit doon na tinandaan ko na tatlong T. Time, talent, treasure. Yan po ang pwede nating bahagi. Yung uuwian nyo, kung katulad ng nanay ko na 92 years old, tingin nyo ba eh, kailangan ko pang pasalubungan yon ng treasure? Bigyan ko ng iPhone yon, baka ilagay sa loob ng freezer yon, akala pagkain. Lalo na ang ganda ng packaging ng iPhone ngayon, ang nipis, di ba? Treasure ba ang, o may kinalaman ba sa pera ang gusto nun na regalo? Ang gusto lang nun, makita ako. Time lang po, time. Hindi na nga ako pasasayawin eh. Di ba yung mga apo noon? Oh, may talent show pa eh. May talent show pa yun. Mga apo. Tama. Di ba yun lang ang mga regalo na talagang makabuluhan at magbibigay ng ligaya sa kanya? Hindi naman po kung gaano kamahal. Oh. Agree. Time, talent, treasure. Nako, DJ Jin. Baka mamaya eh, tawag lang sa iyo nung ex mo, eh, 'di ba? Pass. Wala, it does not spark joy, Sir Armand. Does not spark joy. It does not spark joy. Ano ang tawag mo doon? Alis na po ako, bye! I love you, DJ Gina. Love you, sir. Remorse yun, remorse. Hindi, baka lalo matakot si DJ Jim.
Halloween pa lang to, ah. Wala naman akong ganito, ah. Sorry, you have dialed the wrong number. Wrong number. Toot, bye. Ano, pero seriously po, pag minsan tawag lang po, tawag, phone call lang, oh. Phone call lang, di ba? Mararamdaman mo pa nga yung nginig ng boses sa kabila, eh. Arman, ikaw ba? Arman? Di ba? Hinahabol-habol pa niya yung hininga niya, yung yumao ko pong auntie, old lady yun kasama ng nanay ko. Ang laking kasalanan ko, biro mo magkasama silang tumanda ng nanay ko tatlong dekada, nakakalimutan ko laging batiin. Ayan, ha, hindi po ako nagbabait-bait. Nakakalimutan ko. Katabi ng nanay ko, kanari, Pasko, birthday, o basta weekly na tawag ko, nakakalimutan kong kamustahin yung isang matanda na tatlong dekadang kasama ng nanay ko. So nung minsan tumawag ako na siya yung hinanap ko, talagang mararamdaman niyo po yun, eh, di ba? Hindi ko po minamaliit o pinagkakatuwaan, ha. Yung ninig ng boses ng tuwa. Harman! Talagang parang pagkatabi mo, mararamdaman mo talaga yung intense na emotion na dahil tinawagan lang. Time, talent, treasure. Eto pong apo ko, siya may pinakamaraming regalo sa lahat ng tao. Walang pera yan. Kakantahan niya lang. Gumagawa po ngayon dito, mamaya papakita ko pagka-break natin. Gumagawa na siya ng mga Christmas greeting. Hindi card. Oh, sulat. Kasi marunong siya sumulat, eh. Wow. So, who else? Who else? Sasabihin nga sa akin, Grandpa, who else? Great-grandma. Great-grandma. Spell. Oh, your own spelling muna. May mali o tama, sasabihin ko, hayaan muna. Para may exchange sila, di ba? Sila ng, great-grandpa niya. O, to, wrong spelling. Ayoko namang ituro lahat na perfect yung pagkagawa. Kung, does it look ugly? Does it look good? In your eyes, maganda ba in your eyes, apo? Kung maganda na in your eyes, tingin mo tama na, yan ang ibigay mo. Walang kina... Pareho yan doon sa pere. Tama ba na ganito? Yun to? Magugustuhan niya ba to? Louis Vuitton? Ito itong bibili natin sa Ali-Ali, di ba? At least katapat ng Louis Vuitton dito sa Central natin binili. Sakto may LV Louis din siya. Parang Louis Vuitton. It need not be perfect. The gift cannot be perfect if it's coming from the heart. That's true. It's not. Yung niluluwal na bata, di ba? Ang dumi-dumi. Yung pinanganak. Marami pong experience si DJ Jin dito. Yung niluwal ng bata, yung normal. Iba po yung niluluwal ko, eh. Hindi, marami experience si DJ Jin dito na napanood. Na napanood sa Netflix. Yung niluwal yung bata. Oo. Diba tingnan nyo, pag niluwal yung bata, the best gift one can ever see. Diba ang dumi-dumi? May puti, may dugo. It's like, iki. Pero sa mata natin, because it's so real. Real. Uh-oh. The best, the most beautiful. Oh. Tears of joy. Yes. There you go. Pumasok na naman yung joy. And then, ano na natin yan, ihalintulad din natin sa pagpanganak kay Jesus, di ba? Sa sabsaban. Mm. Di ba? Doon sa situation na yon, di ba? Bakit kung hindi maganda yung kinalabasan ng pagpanganak kay, ano, sa ating kay Jesus, then hindi tayo nagsiselebrate ng ganun. Hindi natin nararamdaman yung, di ba, kasiyahan ng buong mundo, di ba, sa paglabas ng ating Panginoon. Mm-hmm. So, sa mga ganitong sitwasyon, gaya na sinasabi nga ni Sir Arman, na kailangan talagang ready tayo. Hindi nangangahulugan. Sabi nga niya kanina, kung maalala niyo kung ano yung nilagay niyo sa hapagkain na noong 5 years ago, maswerte yun, eh. Baka maaalala mo yun, eh, matindi ka talaga. No? Yes. Pero ano yung isang nakakatuwang bahagi nung 5 years ago, yun pa yung pinakamaliit na hindi mo napansin. Ay, naalala ko yun. Yung pagdating ni Lola, ibutas pala pantalon. Di tawa-tawa ng tawa, di ba? Yun yung mga ano, di ba? Yun yung naaalala natin, hindi yung kung ano yung kinain natin. Kung ano yung suot ninyo, kung ano yung niregalo sa inyo. Tatanungin natin sa isa't isa kung maaalala nyo yung regalo nyo na ibinigay sa inyo ng nanay nyo. Ba, may swerte yun. Di ba? Yung tuwalya. Tuwalya set is my favorite. Oh, yun, tuwalya. Eh, taon-taon yata. Hindi na nga, eh. Kaya nga nagtatampo ko, eh. Nay! Nagtatampo na si DJ Jin. Kailangan ko na po ng bago. Okay. Naku, lalo na ngayon. Nagbaboxing na ho siya ngayon. Oo, kailangan niya na ng tuwalya. Oo.
Nagbaboxing yes. na ho siya ngayon. Anyway, babalikan namin kayo ha. We'll be back. Don't go away sa ating programa.